bakit nabibigyan access ng mga traders versus sa mga farmers? Napapalit yung mga farmers pagdating sa access sa mga cold storage. And then pangalawa, ito sa mga PBA, hindi ba identified sila yung mga middlemen na nagbibenta ng, pinagbenta ng 6 pesos up to 50 pesos ng sibuyas ngayon ay umabot ng 600 yung benta. Dapat ma-identify yung mga middlemen at kasuhan. Mga taga-DA, what you guys are doing? Oh, bakit tayo mo kayo, Madam Mercedita? Wala kang nasagot na tama. Eh, dapat kasuhan mo ngayon. O, oh, diba? Yung mga sinabi niya niya, no, nakayuto rin, sinabi ng ano natin. Si Sec. Sambilla, bago yan, galing yan sa NEDE, kadadating ngayong administrasyon sa DA, baka hindi niya alam yung nangyayari sa DA. Kasi nga po, yung sinabi, nakayuto ko lang naman, bibili sa farmers ng 6 pesos, ha? At 15 pesos, ngayon bibenta ng 600 pesos, parang to, parang gagawin na to. So, anong ginagawa ng DA about this? Ang ginagawa, wala ba mga kasuhan, wala na imbestigahan? Hindi kasi sinasabi ng ano, nung sino ba yung nagsalita kanina? Si Mr. Caringasa, sabi niya, yung present price na yun, na 600, it was bought from the farmers at the price of 6 pesos, tama? Oh, present 2013, ngayon, this... Madam Chair, Senator, siguro tulungan din po kami. Siguro i-identify nila kung sino yung bumili sa kanila. Then dapat kinakausap po sila. Nag-usap dapat nila. Kausapin po ng BPI. Yung pala, dapat matalang ginagawa ito. Di ba? Dapat i-choose. Kayo po yung plato na DA dahil meron kayong mga pondo. Sa Mr. Galangasa, kayo po mismo ang final initiative na kayo po magkipag-unayan sa kanila. Hindi sila nalapit sa iyo. Kung sa inyo, kayo po dapat nalapit sa kanila. Nagtatanong kayo. Yeah. Madam Chair, Mr. We'll also ask our regional office kung ano yung sitwasyon na ito po. Thank you po. Salamat kasama po. Kasama rin ang regional office. Eh. Naku, Madam Chair, gusto ko po ma-identify kung sino-sino yung mga supplier na bumili ng 6 pesos sa mga farmers na yun ay binibenta ng 600. Those people should be identified at dapat makasuhan kung kinakailangan. Madam Chair? Madam Chair, person. Kasi nga po, eh, parang... Binoko natin itong mga farmers natin. Kawawa na yung mga farmers natin. Lalo pa nagiging kawawa ngayon. Bibili mo na 6 na piso para at kino. Tapos ngayon 600. Hindi lang mga farmers, pati taong bayan. Paano ito nangyari? Ganito. Mr. Kalingasan, di ba? Yan yung present price. Ang sinasabi ko sa NDA, 2013 pa raw. Di ba present price yan? Pinag-usapan natin? Yung situation? Yes, yung price po na nabanggit po na pang dito sa Samose, last scrapping season lang po yan, last March to April, yung 6 pesos to 15 pesos. Oh. Yan po ang talagang... Ano po ba ito ang doon? Yes po, actually, yan po, ako po, kasama po yung mga ano, pumunta po kami sa office ng secretary, during secretary dar. At ako po ay ilang beses pa pong na-interview ng mga national media po natin. At sinabi ko po yan, yung exact yung kasalukuyang presyo ng sibuyas sa aming lalawigan at particular sa aming pong bayan ng San Jose. Bingo! Ngayon, ang masabi mo, Madam Sumbilla? Sir, inin... Ha? Sir, Madam Chair... Yusek Sumbilla, tapos sabi ko, Sumbilla. Sir, ano daw, na-invite daw po naman ng mga producers na i-dialogue. Si Ase Christine po ang ano, kasi that was the time of Secretary Dar. Noong nalaman daw yung sitwasyon na yan, they were invited for a meeting for a dialogue. So, Ase Christine probably may take on. Secretary Dar nga nagpa-import ng 101,000 metric tons at saka 84,000 metric tons, tapos sasabihin mo, tutulungan niya ni Secretary Dar, naku naman.